Ipinakalat sa Cagayan de Oro City ang mga larawan ng mahigit 80 hinihinalang miyembro ng Maute Group. Sa oras na makita sila, agad daw silang aarestuhin. Live mula sa Cagayan de Oro, my report, si Salima Refran. Salima. Jessica, sa mga checkpoint nga dito sa Cagayan de Oro City ay hawak ng mga otoridad ang mga litrato at mga pangalan ng nasa 84 na mga pinaghihinala ang miyembro ng Maute Terrorist Group. Ito ay para masigurong hindi makakapasok sa lungsod ang teroristang grupo. Kaliwat kanan ng checkpoint, papasok at palabas ng Cagayan de Oro City. Pinubusisi ang bawat sasakyan, pati pasahero. Bit-bit na mga pulis at mga sundalo ang mga letrato ng mga pinaghahanap kaugnay ng bakbakan sa Marawi City. 84 na mga suspected members ng multi-terrorist group. Yung mga pictures nila na binigay sa amin, dinadownload sa amin na possibly na lumipas sila dito, dumadaan sa area namin. Kaya nga tinitingnan namin doon sa mga sasakyan kung sakali nagkahawig yung mukha nila. So pwede natin nabutin sila o papailan ng kasalukuyang kaso. Ang mga larawan galing sa intelligence community, kasama sa mga wanted ang pamilya Maute. Mula sa mag-asawang Kayamora at Farhana Maute, hanggang sa iba pang miyembro ng kanilang pamilya na sina Abdullah, Omar Kayam, Muhammad Kayam, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Hamza Maute at iba pang mga kaanak, pati na mga umanib na sa grupo. Nasa listahan din ang sentro ng operasyon ng pamahalaan sa Marawi na si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Ang ano kasi kanila kasi ito sila ay train sa bomb, paggawa ng bomba. Yan yung connection nila sa iba-ibang grupo. So yun ang inakabahala natin, baka mag-escalate sa ibang region. Ang ano natin dito is yung cooperation talaga ng mga tao. Dahil sa umiiral na martial law, aarestuhin ang mga nasa listahan oras na makita ang mga ito. Di naman alintana ng mga pinapara ang mga checkpoint para sa paghahanap ng mga terorista. Ayos man, ayos. It was really taking things good care. Necessary po ito. Of course, for our safety. Sa Ligindigan Airport, may ilan naman pinipili ng lumisa ng Mindanao, tulad ng ilang kaanak ng pamilyang ito na mula sa Sagiran, Lanao del Sur. Yung mga bata nakahiwaywalay, may yung doon sa Sagiran nandoon yung mga bata, pero yung mga magulang nila hindi nila alam kung saan napunta. Kawawa talaga yung mga sibilyan. So sana po matigil na itong bakbakan. Patuloy naman ang pagdating ng reinforcements ng pamahalaan. Isang C-130 na puno ng mga sundalo ang dumating. Maya't maya naman ang pag-alis at pagdating ng mga chopper. Dito na sa Masjid Abu Bakar nagdasal si Adman. Kahapon, inilikas niya mula sa Marawi ang tatlong maliliit na anak at buntis na misis. Wala silang ibang dala, kundi diaper at gatas ng mga bata. Pinakamatindi experience dito yung trauma. From how many hours na na-experience mo yung putukan without knowing kung magiging safe ka on that day, on that time. Alam mo yung sacrifices na maghahanap ka ng pagkain, tubig, walang ilaw eh. Everything, talagang inisip mo na lang yung survival. Nais ko lang sana manawagan, no? Sa mga kapatid kong Muslim na may salaping sobra. Pagkakataon nyo lang magbala sa akin sa mga kapatid yung Muslim. Ramadan ngayon. Maski pa paano, magbigay kayo. Kung sobra-sobra sa inyo, bigyan nyo kami. Jessica, kahit nga umiiral ang martial law sa Mindanao dito sa Cagayan de Oro City ay walang itinakdang curfew. Ibig sabihin ngayong Biyernes ay buhay na buhay ang nightlife dito nga sa lungsod. Pero gayunpaman, Jessica, tuloy-tuloy yung mga checkpoints sa lahat ng entry at exit points ng Cagayan de Oro City. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo riyan. Salima Refran.